to my vlog. For this video, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakasarap at hindi mawawalang dish kapag may handaan. Ito ang pansit. But not a typical pansit, kundi lalagyan natin ito ng twist. At ito ay tatawagin natin candies. Canton with sardines. Kaya ito ang naisip kong iluto dahil ang sardines at ang itlog ang kalimitang binibigay sa atin na ayuda this past few months because of pandemic. Pero bago tayo magsimula sa pagluluto, nais ko kayong bigyan ng kaalaman kung ano at saan ang galing ang pansit. So what are we waiting for? Let's watch this! Ang salitang pansit ay sinasabing ito ay nagmula sa China. Ito ay tinawag nilang pian esit, na ang ibig sabihin ay mabilis lutuin. Dala-dala ito ng isang mangangalakal bilang baon. May mga bayani tayo na naging paborito ang pansit, tulad ni Emilio Aguinaldo. Pansit Henoy ang kanyang paborito. Maraming sahog na gulay ang pansit Henoy dahil iyon daw ang paborito ni General Aguinaldo. Pati ang pambansang bayanin natin na si Gat Jose Rizal ay dumadayo pa sa Imus, Cavite para matikman ang pansit lanlang. Katunayan, nabanggit pa nga ni Gat Jose Rizal sa kanyang nobelang El Filibusterismo na Kompleto Ricado. Ito raw ang hinain sa isang piging. Ang pansit ay parang true love. Wala ka nang hahanapin pa. May gulay, may karne, may noodles pa. May maalat-alat at malinamnam pa ang lasa. Patakan pa ng kalamansi. Ang pansit ay complete meal o one dish meal. Pero sa iba, inuulam ito. Mas magiging masustansya pa ito kung sabaw ng manok o baboy ang gagamitin dito. Ito ay mayaman sa carbohydrates dahil ito ay gawa sa giniling na bigas o di kaya sa harina. Kapag nilagyan naman ng mga sahog tulad ng manok, baboy, hipon, gulay at iba pa, ito naman ay mayaman sa propina, bitamina at mineral. Tinanong ko ang aking lolo tungkol sa pagkakaiba ng pagluluto ng pansit noon at ngayon. Lolo, ano po yung pagluluto ng pansit noon at ngayon? Noon, ang pagluluto ng pansit, puro gulay lang ang sahog. Ang pagluluto ng pansit, maraming sangkap na hindi masustansya. Ang nilalagay kaya maraming tao ang nagkakasakit. Makikita mo ngayon, maraming ng sahog. Ng pansit, baboy, manok, hipon. Ayon sa aking lolo, ang pansit daw noon ay puro gulay lang ang sahog. Kaya, tiyak daw na masustansya ito. Samantalang ngayon daw ay may mga preservatives nang nilalagay. Kaya kalimitan ay maraming tao ang nagkakasakit. Lahat ng klase ng pansit ay masarap. Kaya, dapat nating ipagmalaki ang pansit dahil bahagi na ito ng ating kasaysayan. Ito ay bahagi ng ating kultura. At higit sa lahat, ang pansit ay bahagi ng ating pagiging Pilipino. Ngayon, nalaman na natin na ang pansit ay nanggaling sa mga Chino na tinawag nilang piansit, na ang ibig sabihin ay convenient food. Pian, convenient, at sit, food. Ang pansit ay naging convenient food dahil naging madali itong lutuin. Ngayon, narito na ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng canned beans. Una, 1 kilo ng pansit canton na nagkakahalaga ng 50 pesos. 2 mega sardines na ang isa ay nagkakahalaga ng 18 pesos. At dahil 2 gagamitin natin, ang total nito ay 36 pesos. 2 itlog na ang isa ay nagkakahalaga ng 5 pesos. At dahil 2 din ang gagamitin natin, ang total nito ay 10 pesos. 1 sibuyas, 10 pesos.
Bawang, 5 pesos. Carrot, 5 pesos. Sayote, 10 pesos. Repolyo, 15 pesos. At gagamit din tayo ng mantika na nagkakahalaga ng 5 pesos. 5 pesos na toyo. At 2 pesos na paminta. At ang lahat ng sangkap na ito ay nagkakahalaga ng 153 pesos. So now let's start. First step is to boil the egg. Once the egg is already cooked, turn off the pan and set this aside, and we are going to use this for our plating later. Second step is to get the pan and put a small amount of oil. Wait until it is already hot. When the oil is already heated, let us saute the garlic and onion. Next, the garlic. Can see our garlic is already brown in color, and let us put our sardines. We need to take note that we are going to separate our fish into the sauce because we are only going to put or to use fish. As of now, ako po ang nagluluto ngayon since busy si Mama. And tignan na lang natin later kung ano ang magiging reaction niya, kung magiging masarap ba ang inuluto natin for today. The sardines is already mixed with our garlic and onion. We are going to put next our water. For this, I am going to use 3 glasses of water, but it depends on you if how many glasses of water you are going to use. Next, we are going to mix this and then put a pinch of pepper. Soy sauce. Let us wait until it boils and put the fire in the medium heat. You can see our water is already boiling, and mix it first. After this, we can now put our sayote and carrot. The next step is to put our pancit canton noodles. As we can see, the texture of the noodles is a bit harder. So let us observe if there's any changes if we put this noodle into our pan.
As we observe the texture of our pancit canton noodles before we put it into our pan is a bit hard. But as we can see, it changes and becomes soft when we put them into our pan. Let us see. As we can observe, before we cover our pan, we can still see the water. But as of now, some particles of the water evaporated because we let them to boil and some of them are absorbed by the noodles. And for our very last step, let us put our cabbage. Kapag nalagay na natin ang repolyo, hinaan natin ang apoy dahil kapag nasa malakas na apoy pa rin siya, may tendency na lumabsa o sobrang lambot ang ating pansit at gulay. After mixing them, let us cover and wait for a couple of minutes until it boils. This, we are already done. It is very easy, right? Make sure to share this with your friends or do it at your home with your family. Sa kalahating kilong pansit canton na nabili natin, makaka-serve tayo ng 5 plates and per serving, it costs 30 and 60 centavos. So, we get that cost from our expenses, which is the total of 153 pesos, and then divide it by our total serving, that is 5, and then it will become 30 pesos and 60 centavos. For me, it is worth it kasi imbis na bibili tayo sa labas, mas makakasave tayo kasi kung bibili natin to sa labas, sa isang plate or sa isang serving, nagkukos siya ng 70 or 60 pesos. So, from this, nakasave na tayo ng 40 and 30 pesos kung tayo yung magluluto. And, so from that, mas maganda na tayo na yung mismong gumawa kasi mas marami na yung naluto natin and mas mura pa. Tcharan! Meron na tayong instant merienda! Meron na tayong candies, canton with sardines, egg, tasty, and melon juice na chak na magugustuhan ng aking pamilya. This is it, pansit! Let's eat! Iba talaga ang nagagawa ng pagkain sa relasyon ng isang pamilya. Ito ang oras kung saan nagkakasama-sama ang lahat. Dito na pag-uusapan, na pagkukwentuhan at naibabahagi ang mga nangyari sa kanila sa araw na iyon. Ngunit hindi lahat ng pamilya ay mayroong oras para sa ganitong mga simpleng bagay. Ang iba ay hindi nagkakasabay-sabay sa hapagkainan dahil kaunti at hindi sapat ang ulam at kanin para sa kanila. Ang iba naman ay napipilitang sa susunod na lamang kumain dahil masikip at hindi sila kasya sa kanilang kainan. Ngunit kahit sa mga problemang ito, hindi dapat magpatalo ang isang pamilya.
kung mayroong ibang kadahilanan, sigurado akong mayroon ding ibang paraan upang magkasama at magkaroon ng bonding ang isang pamilya. Ang pamilya ay mahalaga para sa atin dahil dito tayo kumukuha ng lakas, tatag, at inspirasyon sa araw-araw. Sila din ang magiging sandalan natin kung mayroon man tayong problema. Sila ang tutulong sa atin upang lalong maging malakas at bumangon tayong muli. Nandyan sila upang suportahan tayo at bigyan ng kaagapay sa bawat oras. Again, this is me, Marvelyn El Hipolito, leaving you a quote, "The family that eats together stays forever." Hope you like this video. Bye! God bless!